lang sila. Namimiss na ako ng Ois. Tawal ng tawal si Ois. Tawal ng tawal. Number I. Wawa naman. Namimiss na ako ng Ois. Dito muna kasi sila sa taas. Bawal sa baba. Ginigiba na yung kisa me. Namiss ako ni Ois. Kaya nga eh. Hindi ako nangisip. Hi! Ika, fifth week ng pagpapaayos. Ito. Ito kami. Change na ng contractor. Awa na dyan sana itong mga gumagawa na ito. Medyo okay naman. Ayan, yung aming hagdan ay pending pa rin. Medyo bumigay pa nga yung isa. Dahil? Hindi pa rin siya nakafix. Ngayon, natapakan niya rin ng todo. Oh, no! Tapos, ayan, sa ngayon, binabaklas na unti-unti yung pinaka-ceiling namin para lumabas na yung flooring ng second floor. And gagawan ito ng pinaka-poste dito sa part na to. Maglalagay ng poste para medyo pampatibay dun sa pinaka-flooring sa itaas. Yan, medyo, hindi pala medyo, sobrang gulo. Yan, sila Junel at saka si Ila. Si Ila nga po ay nagkaklase na. At ang aming mga dog ay nasa itaas. Super, ano, sa baba eh. Si Ernie work from home pa rin. Habang kami nagkakagulo dito. Ayun, sana maging maayos. Update po ulit kami sa mga incoming days. Ito po yung mayan sa... Ito po yung first day ng fifth day. Fifth week. Tapos yung fourth week na pala. Ito. Wala. Ang daming hindi pa naayos. Update ulit. Natanggal na yung wall division sa baba. Tanggal na nila halos lahat. Ito na lang kalahati. Tapos ayun yung pinaka-poste. Maraming kalat. So, ayan, nagdagdag na ng trase. So, kitang-kita na medyo pa, ano siya, may pagkalundo. Ayan, yun ang unang gumawa. Medyo, hindi na daw mahahabol, pero matitibaya na lang. Grabe. Tapos ito, ayun yung pinaka-brace sa gitna. Parang may ladder to be dyan. Pero gagawin ko yan ng rack display para gumanda-ganda. Sobrang gulo dito sa bahay. Ayan, parang demolish. As in demolish mo siya. Ayun yung ginagawang trusses para tumibay yung gitna. Sobrang gulo, diba? Ito na yung bagong trusses para support niya. Tumibay, wala masyado ng alog sa itaas. Dadagdagan pa rin niya ng truss doon na tubular na lang. Tapos ito yung bagong project namin sa baba. Actually, kasama dapat ito doon sa gumawa sa itaas. Pero, naiwan na nila. Ayan, yung aming bagong contractor, si Michael. Ayan, ito yung aming hagdan. Sana matapos ngayon. Okay. Nakikita nyo ba yan? May tagas. Hindi naman gumagana yung alulod na ginawa. Ang laki ng tagas. Diba?
ito. Butas pa ata yung bubong. Almost tapos na yung hagdan. Pero ayan, ang gulo-gulo. Open na yung bahay namin. Mukha na siyang malaki pero makalat. Natin, ayan, ang kabuuan. Super gulo. Sinatanggal na nila yung nakamol. Oh, dali. Ayan, si Ayla nagsisibak ng ano namin. So, ayan, in 3 days na iba na ang contractor namin. Ayan, nagawa nila. Tinanggal lahat ng kisame. Nalagyan na. Tsaka yung mga, tawag dito, pamakuan. Ayan, tinanggal na lahat. Ito, nasibak na nila tong harap. Ito pala, nagsisibak. Ayan, ayan, nagsisibak. Ayan, ayan, nasibak na nila yung harap. Plus, si Michael ang nag-continue nitong hagdan. Pero ipifix niya pa rin daw yan, hindi pa masyado kasing tapos. Ito. Tatako, tuloy si Ice. Ice. Mukha, akit na dun. Tara, Ice. Come. Ice. Ayaw umakit ng aso, takot. Kaya yan. Ice. Ito kasi magkakaroon ako ng, magkakaroon kami dito ng gate. Tsaka ito yung magiging bakod siya. Entrance. Yan. Kailan pa natin ang bracket? Saan mo lalo yun? Oh, kinakabit na yung sliding door. Ayan, ang ganda niya. Nanat sa kabila. Pati nga pala itong nagpipintura ay sana matapos na. By tomorrow. Si Ada yun. Nag-online class. Ayan, pintura. After a month and a week, ayan, may pintura na po itong terrace. Ayan, sila Ice. Hanggang dun sa loob, may pintura na. Pero may problema dahil sobrang lakas ng ulan. Ayan, itong pinaka-edge. Nagkaroon ng tagas. Chichikin pa to ng ating bagong gumagawa kung anong naging problema sa previous contractor na gumawa kung ano to. Tapos dun din sa kwarto ni Ayla ay may tumatagas doon sa kisame. Ang kaidunal naman sa dingding. Ay, sobrang nakaka-stress na. Ganun yata talaga kapag ka nagpapagawa ka. Pero ito, medyo okay na. Nalagyan na ng sliding door yung magkabila nitong terrace. Hopefully, yung mga nagiging problema maayos. Sila Alice. Guys! Pakita ko sa inyo yung loob nitong kwarto. Kaya lang kasi natutulog pa yung mga bata tsaka si Ernie. Maga pa kasi. Ito yung railings ng hagdan. May pintura na siya pero yung pinakahagdan wala pang pintura. Hindi pa tapos. Tapos ito, lalagyan na lang namin to ng vinil. Ayan, si Ayla nasa floor. Kasi hindi pa namin inaakyat yung mat. Actually, wala pa siyang bed. Ayan, maganda naman yung pagkakapintura. Ayan yung tumatagas. Oh, no! Lumagapang siya. Sana ay maayos to. Hi everyone! It's Sunday, rest day ng mga gumagawa. So, kaya kami naman ang magtatrabaho. Mag-install kami ng
Ginin, ayan. Naumpisa na namin tong part na to. Ito kami nag-umpisa sa bunga. Itong nabili ko na vinyl is may adhesive na siya, kaya latag-latag na lang, ano, madali na siyang ikabit. Hindi na kailangan mag-rugby or something, tatuyuin. Yan, mabili siyang i-install. At saka ang ganda ng design na napili ko. Latag muna, testing muna natin kung maganda yung pagka-fit para alam mo muna. Alam nyo kung paano siya ilalatag mamaya. Ano lang naman, sundan lang yung pattern. Pero ang ginawa namin dito is alternate. Ayan. Para yung parang tile. Gaya nito, ito yung buo. Tapos dito nagputol kami para siyang brick style. Actually, hindi pansinin yung dugtong. Ito, may dugtong dito yan. Ito yung dugtong. Hindi halata. Diba? Hindi kita. Ang makikita mo lang na dugtong, itong part na to. Pero dito, ayan, kagaya niya, may dugtong na to ulit. Ayan, angat mo. Ayan, hindi halata, di ba? Ganda. Ano lang siya. Ito yung ilalim niya. Ayan, tatanggalin mo lang yung pinaka-plastic seal para sa sticker. Ayan, dikit na. Ayan. Tapos, hagod-hagod lang ng ganyan. Yan, nagaganon si Ernie, a brawler. Yung ano ng silicone. Ginaganon niya para mas kapit-makapit. Sabigat ko ba naman ito? Hindi pa nalapat. So, ayan. Natapos ulit ang aming another week ng mga pagpapaayos. Hopefully, maayos na nga pati yung mga nagkakaroon ng problema. Like dyan sa bubong sa labas. Sana magawa ng paraan. Salamat din sa ano, sa Diyos at umulan, kasi para matest namin kung may mga matest agad habang may mga gumagawa pa. Mahirap yung walang mag-aano pa ulit. Tsaka kahit ano pa man nga ang mga nangyayari, blessing pa rin ito para sa yan. Please subscribe pa rin po para sa mga kalagdagang update. O diba, ang ganda ng mga puno-puno. Sobrang lakas ng ulan din. Yan. Medyo tumila ng konti pero maulan pa rin. Kanina umaga. Kanina ang ulap nito ay nandyan sa baba. Keep safe everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Please subscribe.